Minsan kasi, mas maliit yung cellphone natin na screen, lalo na pag mga ganitong blockbuster movies. So, gusto natin gamitin yung TV natin para manood ng movies. So, meron akong device, Mi Box S. Ito yung device na kailangan mo para makapanood ng streaming movie sa TV. So, sa Mi Box S kasi, para rin siyang dinadala mo yung function ng cellphone mo papunta dito sa TV mo. So, ito yung device na meron siyang OS, meron rin siyang RAM, meron siyang CPU para makapag-install ka ng app. Just like sa cellphone, yung sa TV mo. So, hindi mo kailangan ng smart TV. Ito na yung Mi Box S. Ito na yung susolusyon. Ito yung para sa home entertainment system. Dito ko pinapanood yung favorito ko ng mga movies. Tsaka mag-stream ng YouTube, meron rin siyang mga apps like Netflix, Voodoo, ESPN. So pinakamasarap dito is ito yung Netflix official na streaming device. So compatible siya sa Netflix. So katulad ng mga Android cellphone natin, meron rin siyang update na kailangan mo i-update palagi. Yung connectivity niya is kinoconnect ko lang siya sa Wi-Fi router namin para magkaroon na siya ng connection sa internet. Then, pwede ka nang mag-stream ng favorite movies mo. Ito, nakalagay, pwede siyang 4K na streaming. 4K guys, maganda, malinaw, detalye pag pinapanood mo yung HD na movies. Sulit na sulit. Ito lang yung ginagamit ko. Ngayon, ongoing siyang update kasi installing the latest Android OS sa Mi Box S. Currently, 12.0. Okay, so nag-boot up na siya, guys. See? Android TV na. Ito is hindi smart TV. Ano na siya? HD. Pero, naging Android TV na siya once na nag-connect na yung Mi Box S natin. Okay? So, ganito talaga. Pagiging Android TV na siya. Ito yung remote niya. Ito yung kagandahan. Kasi ito yung napaka-simple ng design ng remote niya. Hindi siya na pinupoint mo talaga sa device. Kailangan mo lang is magkaroon ng Bluetooth connectivity dito sa remote papunta sa device. So, after update, no? So, muna na itong Mi Box S. Ato nang giparan siya. Gamay kayo. So, kana. Muna ni siya. So, nanata YouTube. Nagan kitag app na pwedeng iparan ani. So, naa YouTube. Na Netflix, na apoy HBO Go, HBO Prime. Tapos na nanganindot ani, full screen jud siya. So, muna yung nanganindot, paspas king YouTube. So, very fast kani siya. So, inani ang performance sa Mi Box S. So, another feature pala is eto, Bluetooth speaker. Pinair ko siya sa Mi Box S. So, pwede pala. So, try natin kung yung sounds niya is pupunta dito. Yeah. Oh, andito siya, nag-play. So, working. So, it can play through Bluetooth music. Okay, so sample. So, I'm watching a movie or video sa cellphone ko. Tapos, gusto ko siya i-cast dun sa Mi Box. So, click ko lang itong parang screencast. Tapos, Xiaomi Mi Box. Tapos, yun. Nilipat na siya sa YouTube na pinapadood ko. Kaya yun. Connecting to Mi TV Box. So, yun. Ika-cast na niya. Kung ano yung pinapanood ko, andito na. Tapos, andito pa rin yung sounds niya. Pwede ka mag-screencast dito. So, when it comes to performance, meron rin akong ginagamit na ito, mga movie server. So, yun. Maganda naman yung natin. Performance nito. Nakapa-play siya ng 4K. So, sulit talaga yung Mi Box S when it comes to performance. Kasi, hindi siya naghahang unlike sa mga ibang old smart TV. Pwede siya sa mga hindi pa naka-smart na TV. Performance-wise, if YouTube streaming, okay na rin siya. For movies, HD, okay rin. Yung remote kasi niya, pwede na kasing mag-voice control. O pwede ka mag-search using Google Assistant dito.